What's up mga ka-modifier? Hinahanap ko si Chad kung nasaan. Kanina pa ako hanap ng hanap. So puntahan natin, baka nandito. Aha, baka nga nandito. Mga ka-modifier, ito na po. Chad! Uy! Puta eh! Ano eh? Ay, sorry mga ka-modifier, napamura ako. May nakita ko, naka-setup, Honda Click. Honda Click? Oo, punta natin ngayon. Naka-setup talaga siya. Pambira ka naman. Nakita mo, naglilinis ako. Ang dumi-dumi ng paligid eh. Ngayon na ba? Oo, pasensya na Chad ha. Hinahanap kita kanina pa eh. Gulat naman ako sa'yo. Grabe ka. Susunod, huwag mo ko gulatin. Tingnan mo, natatapon ko tuloy sa'yo yung mga... Para kang sipag mo yata ngayon Chad ha. Wala lang. Gusto ko lang sipagin talaga ngayon. Hindi ko alam kung ano nakain ko eh. Ano? Tara na. Ah, sige, mga ka-bodyfire, ready na ba kayo? Puntahan natin kung ano yung click na sinasabi ni Kay Landoy. Sige, kung ready na kayo, tara! Let's go! Hi, ako si Jacob Israel, anak ko si Josiah. Bali, ito yung bagong motor ko ngayon, si Click. Medyo marami na rin akong napalitan dito from engine to fairings. 125 ito eh. 125 version 2. Bali, ito yung mga napalitan ko na dito. Ito yung throttle body na 32mm. Tapos yung black niya, yung black naka 59 chrome bore. Tapos 150cc na injector. Tapos yung cams na sa loob yun, naka racing cams na din yan na 5.6. tapos ano pa ba ito, naka ano na siya yung nabatawag dito, naka ram yan. Tapos kasi pagka naka setup na yung motor mo, medyo may hirapan yan sa ano, sa hangin, so kailangan i-upgrade mo rin yung ano mo, yung air filter mo. So naglagay din ako ng ano, kaya kung mapapansin nyo medyo open na to para dagdag pagpasok ng hangin. Ito. Tapos ito yung ano, yung fairings niya. Ayan, nilagyan ko na rin ng ganyan kasi mas maganda, mas maporma. Sama to. Ayan. Ito rin. Tapos yung ano, naglagay din ako ng ano, ng kasi sa gabi medyo hindi kaya ng ilaw talaga ng stock yung ano eh. Mahirap siya sa gabi, so naglagay ako ng ano, ng tawag ka? Driving light. Ayan, ito, driving light. Ayan, makikita yan dyan. Ayan, pag ano, ayan, driving light. Tapos ilagyan ko na rin ng konting ano, para syempre, para mas mapogi. Ayan. Tapos, pilta ko na rin syempre yung ano, yung muffler na ito. Ito, nilagyan ko na rin ito. Ayan, medyo malaki na rin ang ano, ang nagastos natin dito. Pero syempre, at saka to, itong ano, naglagay ako na ito. Kasi sa, actually, sa ano to eh, sa ibang motor to, pero ginawa ko na lang ng ano, para mas maganda, mas may dating. At saka itong ano, pinalitan ko na din, itong radiator cover. Ayan, na may nakalagay na clip para mas may forma. Ito, ang isa sa mga pinaka-importante dito, pagka nag-ano ka, sinasabi na nagkarga ka, nagtaas ka ng mga block, kailangan meron ka ng ano, water temperature ano, kasi dito makikita mo talaga mabibigyan ka ng warning kapag halimbawa nagiinit na yung ano mo, yung head mo pag hindi na kaya, dyan ka magbe-base. So napaka very useful yan, napaka importante yan. Tapos ito, nagpalit na rin ako na itong visor, yan. Set na yan pag nilagay mo kasama itong dalawang side mirror at itong visor. Set yan. Tapos itong mags, pinapinturahan ko na rin kasi ang stock na ito is ano, color gray. Ginawa ko na rin white. Kailangan pag nag-setup mo yun ang motor, hanggang sa color, mayroon kayong ano, may combination. Hindi magulo para pagka nabuo nyo, isang kulay lang o dalawang kulay lang ilalabas, maganda. At itong ano, itong brake lever, yan, palit na rin ako. Tapos pati yung ano ko, yung side stand ko, pinalitan ko na rin. Ito yung side stand ko. Ayan, iba na din.
So, yeah, medyo, ano, medyo pricey na siya, pero sulit naman. Dahil, pagkakita mo naman, at least may pinupuntahan yung pera mo eh. Diba? Ganda naman. Itong side fairings, kasi ang stock na ito is color black. So, para mag-terno siya, kinulaya ko na rin ng ano, color white. At saka yung accent cap. Ito, yan, nilagay ko na lang din to. Ayan, para mas lalaking-lalaki yung dating. Ayan, bali siguro ano, total na nagastos ko, roughly around siguro mga 30,000. Pero okay lang, sulit naman, iba yung dating pagka nabuo mo yung naayos mo. Kasi na very challenging siya na ano, na hanggat hindi mo nakukuha yung gusto mo. Pero once na makuha mo yun, sulit. Bali, kaya ako naisipan mag-customize. Kasi parang sa akin ha, personal ko lang ito ha. Kasi, alam mo yung gusto mo yung motor mo medyo kakaiba sa motor mo, iba? Na, lalo na pagka, alam naman natin nun, pag nasa stoplight tayo, di ba? Pare-parehas tayo, pero may iba yung motor mo. Pagka bumirit ka na, yan, dyan ka makikita. So, isa yun sa mga ano, sa mga kaya ako nag-setup ng ganito. Kasi gusto ko para medyo kakaiba yung motor ko sa motor ng iba. Ayos naman. Pricey lang siya, kaya lang okay. Okay naman, talagang sulit. Lalo ako pinagsisihan dito. In fact, tuloy-tuloy pa rin. Walang katapusan yung ano yun. Hanggang paganda ng paganda. Pagdating sa performance ng motor, pagka talagang tama yung kabit, ganyan, eh talagang wala ka masasabi sa performance. Talaga namang super ganda. Kaya lang, ang kailangan lang, ang ano nito, kailangan meron kang makakahanap ka ng marunong talagang magkamit. Hindi lang yung basta pupunta ka lang kasi para hindi masayang yung pera mo. Kasi ganun yan eh. Kasi kung pupunta ka lang kung saan-saan, madali eh. Pero kung humarap talaga ng ano, nang nakakaintindi yung marunong, yun ang kailangan mo. Pero once na makuha mo lahat yun, sabi ko sa'yo, Ang sarap. Mabilis. May power. Tapos kahit may angkas ako dalawa, kayang-kaya. Walang kahirap-hirap ng motor. So, advice ko sa mga ka-modifier natin, kung gusto niya talaga ng ano, ng pang daily use, mga ganito, yung ano lang talagang maghapon mo, ano, panggilid ka. Pero kung gusto mo talaga ng power, maramdaman mo power, kailangan palit ka ng black. Kasi kailangan yan, ano eh, parang isang package yan eh. Hindi pwedeng black lang, hindi mo papalitan yung isa. So kailangan medyo maghihipon ka muna, pagka may konting budget na, sabay-sabay mo yan papalitan. Isa sa advice ko, kung magpapalit ka ng black, sabay mo yung throttle body, injector, at saka cams. Yan, yung apat na yon, yung combo yon. Kailangan nyo palitan mo sabay-sabay yon. Doon, dama mo na ang power, meron na. And then additional na lang yung parang na yun para ma-maintain mo yon, para less gastos na. Eh doon muna, doon papasok yung mga lalagyan mo ng water temperature. Tapos yung antabayan mo rin sa overheat, yung ganyan. So, yun, ganun lang. Dali lang naman eh. Basta gumawa na ito, shout out sa'yo ha. Kay Jerome Provido, yun. Yan, the best yun. Kasi hindi mo naman kailangan pumunta, hindi naman sa sinisiraan ko yung ano, hindi mo kailangan pumunta sa mga ano, mga mamahalin. Kasi ang akala ng iba, pagka sinabi kasing karga, sobra-sobra gastos, ganun. Pagpunta ka dito, konting ano lang, magkano babayaran mo, hindi po ganun. Marami po dyan, marurunong. Hindi lang sila nabibigyan ng ano, break, pero magagaling magkarga. Yeah, kailangan lang hanapin mo. So yun mga ka-modifier, ngayong narinig niya na yung magandang kwento ni Sir bukod sa pag-modify niya ng kanyang motor. Bago natin tapusin yung episode na to guys, Sir Jacob and Joshua, maraming salamat Sir sa inyo. Sa yung mapaulag sa interview namin. Pero Sir, bago natin tapusin to, baka meron kayong mga gusto kong shoutout. Shoutout sa mga klase ko ay Marcos Lima. Sa mekaniko ko kay Jerome Providen, shoutout sa iyo. Ito, ayos na ayos hanggang ngayon. Tsaka sa mga tiga 5 di Uno, shoutout na din. Salamat. Ayun, so yun guys. No? So sir, thank you po okay, talaga. Thank you. So ulitin ulit sir, baka meron pa kayong mga na-customize na mga motor dyan. Ayun. So yun mga ka-modifier, no? Isa na naman kahangahangang kwento ang inyong napanood. At sana ay nagustuhan nyo yung
episode na to. So sa mga ka-modifier natin na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa aming channel at syempre i-share nyo na rin at i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. So guys, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ako nga po pala uli si Kuya Chad, ang ating cameraman na si Kuya Landoy. Na laging sinasabi ay kapayapaan para sa lahat. God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat. Peace. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional?